Isang kindergarten teacher na taga Bulacan ang kinaaliwan ngayon sa social media. Paanong umabot nga sa million views ang kanyang mga videos ng pagtuturo? Eto, panoorin po muna natin. Okay, mga bata! Bukas! Wala kayong baso? Ayaw mo naman ng baso? Okay! Ayun, sabi ni Papu, ang puti naman ni teacher. Sabi ko, endorser si teacher. Ng pamputi. Para siyang Disney princess. Mm-hmm. At kilalani na nga natin siya. Let's welcome Teacher Jessa Plasencia. Hi, Jess! Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Jess, akala ko nandito ka ngayon sa studio. May bibigay pa naman ako sa'yo para din sa mga estudyante mo. Anyway, mamaya, sasabihin ko kung ano yon. Kumusta? Okay naman po. Tapos na yung class mo for today? Yes po. Pang-umaga ka lang, pang-umaga. Pang-umaga po, yes. Ilang klase ang tinuturo mo? Ilang kindergarten classes ang tinuturoan mo? 2 sections po. From what time to what time? Ngayon po medyo nag-adjust yung oras namin dahil po sa weather. Uh-oh. So, ang first class ko po ay 6 to 8, yung susunod po ay 8 to 10. Oh, sige, sipag oh. Mm-hmm. 6 to 8 ha, tapos 8 to 10. Ibig sabihin, gising na si teacher ng mga 5, ganyan, di ba? Kailan ka ba nagsimula magturo, teacher? Sa yung buong teaching ko po, kasama mm-hmm. po yung sa private, mm-hmm. mga magsa 7 years na po. Pero po itong sa public, magkaka 1 year ko lang po dito sa public. Ayun. Oh, ba't ka lumipat from private to public? Actually, yung ate ko po yung nag-push sa akin mag-public school. Mm-mm. And nung pandemic din po kasi, yung private school na tinuturuan ko, medyo malayo po siya sa amin kasi from Bulacan po ako and sa Quezon City pa po iyon. Oh. So, nag-apartment pa po ako doon. Oh, malayo. So, pero ngayon, nagtuturo ka sa? San dyan? San sa Bulacan? Sa San Jose del Monte Heights Elementary School po. Ah, malapit-lapit na. Eh ngayon, malapit na po. Nagva-viral yung mga ano mo, mga post mo sa TikTok. Oo. Anong reaction mo dito sa dami ng mga nanonood ng iyong videos? Nakakatuwa naman po kasi marami pong nai-inspire na maging teacher someday. And natutuwa rin po kasi maraming parents na nagko-comment na hoping daw po na someday maging katulad ko po yung maging teachers ng mga anak nila. Ganun po. Cute. Did you always wanted to become a teacher? Maliit ka pa lang? Hindi po. Hindi ko po talaga dream ang pagiging teacher. Anong dream? Oo. gusto ko po kasi talaga nung una ay tourism. Uh-huh. Pero po, medyo hindi po kasi open sa tourism kasi nung nag-travel po kami, mahiluhin po ako eh. So, hindi ko po kaya yung travel. So, nag-try po ako sa Philippine Normal University. Ang gusto ko po talagang kunin doon ay psych. Uh-huh. Ang second choice ko lang po ay yung early childhood. Ayoko po talagang maging teacher kasi medyo na po ako sa boses ko eh. Yung po talaga ang consider ko noong una. Baka po kasi parang pambata po kasi yung boses ko. Oh. Ayun po. Siguro yung appeal mo. Oh, yun ang appeal mo sa kaya mga bata. Yung mga bata, lab na lab ka. Kaya po, ayoko po talaga sa high school. Kaya po nung teaching na po yung pipiliin ko. Oh. Ang pinili ko ay sa kinder. Sa kinder na lang. Naswak na swak. Para magkakamoses lang po kami. Oo, naswak na swak naman yung personality mo kasi very bubbly ka. Tapos pa nagsasalita ka. Para kang Disney princess yun ang tingin ko. Diba? Para si Snow White na nagtuturo. Ganon. Di ba mahirap, teacher? Kasi alam mo na, maliliit ang tinuturoan mo. Makukulit, maiingay, playful. Anong challenges na kinakaharap ng isang kindergarten teacher na tulad mo? Sa kinder po, ang mahirap hindi po yung lesson. Ang mahirap po ay yung teaching mismo. Kasi po,
sa lala po nung first day, yung mga bata po kasi nagkaroon sa ng separation anxiety sa mga magulang nila. Yung po yung iyakan po talaga as in. So kailangan po ng mahabang pasensya, kailangan po ng lakas sa pagtuturo kasi nakakapagod po talaga. Pero fulfilling naman po kapag nakita mong may natututunan po sila sa inyo. Anong reason sa tingin mo? Sa opinion mo kung bakit nagva-viral yung mga post mo sa TikTok? Ano ba ang laman ng iyong mga TikTok posts? Ang laman po kasi ng mga post ko, yung minsan po yung mga conversation namin with the kids, ayun po, tapos yung iba po yung mga techniques ko sa pagtuturo, ganyan. So natutuwa po sila kasi ang cute daw po ng mga bata, ang sarap daw pong kausap, which is true po, kasi masarap talaga silang kausap kasi they're very innocent, and wala po talagang filter yung mga sinasabi nila, sabihin nila kung ano yung gusto nilang sabihin, ayan. Anong mga ano, mga unforgettable kwentos mo about the kids that you teach? Ano yung mga mga hindi mo makakalimutan na mga nangyayari sa classroom? Isa po din po yung sa video na pinakita po ninyo na nirecord ko po yung kasi akala ko magsisigawan sila na yay, walang pasok, ganyan. Tapos nagulat po talaga ako sa reaction nila na parang nalungkot po sila. So tinanong ko po, ayaw nyo nang walang pasok, ganyan. Sabi po nila ayaw kasi hindi daw po nila ako makikita. Nalungkot, nasad sila. Kaya hindi naman yung si teacher. Tsaka lagi siyang pinupuri ng mga mga kids na ang ganda-ganda nyo, ganyan. Pati yung pag-aasawa ni teacher, tinanong. Bakit daw siya nag-asawa? Eh, batang-bata pa raw siya. May asawa ka na? Nag-asawa na si teacher 5 months na. OMG. Diba? Congrats. You got married December 22, 2022. Diba? Oh, diba? Yes po. 12, 22, 2022. Meaning, anniversary nyo kahapon. May 22. 5 months yes, na kayo. Oh. Alam mo, marites yes, ako. Oo nga, grabe. Galing mo, mamu. Minarites ko na yung buhay ni teacher. Anong work ng husband mo, teacher? Business po. May trucking business po yung husband ko. Meron na ba kayong baby? Wala pa po. Actually, ang plan po kasi talaga namin, parang first year po namin as husband and wife, gusto po na sana muna namin i-enjoy na kami po muna ng dalawa. Mm-mm. And next year, kung bibigay po ni Lord, magbibaby na po kami. Pero kung bibigay din po this year, okay lang din naman po. Ina-enjoy lang po talaga namin yung time namin. Hindi ka naman hindi ka naman medyo kinakabahan. Dahil na-experience mo na mismo kung paano mag-alaga ng mga bata. Hindi ka pa parang nagdadalawang isip na ang kukulit ng iba dyan. O baka naman na ganitong buhay ng nanay. Hindi naman ganun. Ay, hindi naman po. Hindi naman po. Sanay naman po ako sa mga bata, pagdating sa mga bata. Mahabang pasensya. Exercise in patience. Oo nga, araw-araw niya nang ginagawa. Pero di ba fulfilling? Kasi formative years yan eh. Kindergarten dyan nagsisimula. So, nagpa-plant ka ng seeds sa kanilang pagkatao, sa isipan nila, sa puso nila. Di ba? As a teacher, ang laking bagay nun. No, yes, teacher po. Jess? Oo. Ano nakakagulat dun, teacher, sa mga sinasabi ng mga estudyante ngayong mga panahong ito? Meron ba sila mga nababanggit na parang di mo sukat akalain ang sabi ng mga bata? Hindi po. Hoy, bata ka pa. Oo, meron bang ganun? siguro po yung nagulat lang din po ako sa meron po kasi akong video na pinansin nila yung pimples ko daw po. Tumutubo daw po kasi yung pag kung sino daw po yung nagugustuhan mo, tumutubo daw po sa mukha mo. pag may pimples daw kasi in love. Yung mga ganun, ha? Alam nila. Imagine na naman kindergarten yan, ha?